Hello mga manay, magandang araw sa ating lahat at gabi na po dito. Kaya naman para sa ating mga OFWs na nanonood ngayon, tara samahan niyo po ako dahil magluluto ako ng adobo. Siyempre, alam naman natin kapag adobo, masarap yan. Pero ngayon, lalagyan ko ng gata para maiba naman yung adobo natin. At masarap to kapag may labuyo. As wala akong labuyo, kaya gata na lang. Kaya naman samahan nyo ako dahil nandito na, nakaready ni mga kailangan kong sangkap at gusto ko rin kasing matry ninyo para naman masubukan nyo itong ating adobo sa gata. Salangan natin yung ating paglulutuan. Bali dito, dalawang beses tayo magigisa o magluluto ng bawang at sibuyas. Kasi gagamitin natin yung iba pang garnish. O diba? Para pang resto yung inyong ihahain sa inyong pamilya. So, meron tayo ditong minced garlic, pinitpit na bawang, tapos ito yung plat na parang pang mani. So, itotoks natin to. Tapos, meron tayo ditong maraming sibuyas. Ayan, tatlong pirasong sibuyas to. Then, buksan na natin yung kala natin. Ayan, hintayin lang natin na uminit bago tayo maglagay ng oil. Ngayon, kapag mainit na, maglalagay na tayo ng mantika. Saktong mantika lang. Unahin natin yung tutostahin natin na bawang. So, ito muna yung ating uunahin. Konti lang naman to kasi pang garnish lang natin to. So, huwag niya susunugin. Tutostahin lang natin siya na yung malutong ba. Para pang ibabaw natin. Pero, kung tinatamad kayo, kahit huwag niya na itong gawin, okay lang. Sinahan ko lang yung apoy, baka mabigla. Pang-arte lang to. Lalo na kung meron kayo mga resto, tapos gusto niyo maganda yung presentation ng inyong iyahain, gawin niyo to. So, dahil mainit na mainit yung mantika natin, ayan. Pwede na natin tong hanguin sa kahirapan. Tanggalin na natin. Set aside lang muna natin yan. Ayan o. So, dapat ganito yung kanyang itsura. Next natin ang sibuyas. So, yung sibuyas, magtira tayo ng mga 1/4 ng ating hiniwa. Bale, dalawang pirasong sibuyas, lalantahin nyo para itotoast ninyo pang ano siya, parang pang biryani. Yung style niya. Tapos yung isang sibuyas, ayun yung gagamitin naman natin pang gisa mamaya sa baboy. So, halu-haluin lang natin para mag-caramelize yung ating sibuyas. So, pang garnish din natin to para masarap yung ating adobo. Pero again, ito rin ay optional. Kung ayaw nyo ng ganito yung ginagawa nating way, so kahit hindi nyo to gawin, okay lang din. Kaso, nakakadagdag din to kasi ng bango, tapos sarap sa adobo natin. I-level up natin yung ating adobo. Para kahit di tayo kumakain sa labas, sa bahay lang, mas ano ba yun, yung mas masarap yung napapakain mo sa pamilya mo. Kasi ikaw yung nasusunod eh. Pwede kang mag-ala chef sa bahay mo. So, isa-isa lang natin yan. Ayan, kapag nag-golden brown na or parang natutusta na, nagka-caramelize na yung ating sibuyas, sahanguin na rin natin. So, ganyan. Maamoy nyo naman talaga yung aroma. So, eto pinagsama ko na yung dalawa. I-set aside muna natin to. Then, dito, babawasan natin to ng oil kasi maglalabas pa ng mantika yung baboy natin para man hindi nakakaumay yung ating adobo. Balik ulit natin. Ikigisa na natin dito. Pagsamahin ko na yung bawang at sibuyas. Then, pagkatapos natin magisa, huwag nyo nang hintay na mag-golden brown kasi magto-toast pa tayo or magigisa rin tayo ng ating karne. Ito po ay part na yempo. Pwede rin ang part na kasin. So, lalagyan ko ito ng patis at paminta.
Konting patis lang kasi maglalagay tayo ng toyo. 1 tablespoon. Then, haluin ko. So, ang gagawin naman natin dito, sasangkutsahin ko lang. Then, maya-maya, tatakpan ko to para mag-golden brown yung ating karne. Pagmamantikain muna natin to bago natin titimplahan ng mga pampalasa, ng toyo, at gata. Tatakpan ko yan. So, yan. I-check na natin. Bango. Ayan. So, kapag katapos na natin mag-isa, tapos magkamera siya ng ganito, pagka golden brown, maglalagay na tayo dito ng ating soy sauce. Then, susundan natin ng suka. At wag hahaluin. Para daw hindi daw masamid at maluto ng maayos yung suka. So, hayaan muna natin ng ganyan. Ilang minuto lang din. Then, pagkalipas ng ilang minuto na patuloy siyang kumukulo, saka natin haluin. Bango. Maglalagay ako ng laurel. Mga 3 piraso. Dagdag aroma yan, bango. Then, para lumambot na tong ating baboy, maglalagay tayo ng unang tiga ng ating milk. Ito ay fresh coconut milk. Pwede po yung nasa incan. Kung wala kayong mabili na fresh na gata. Papalambutin natin yan dyan. Ngayon, kapag tingin nyo ay kulang pa sa pagpapalambot, add kayo ng tubig. Hanggang sa mapalambot nyo yung karne. Kasi hindi pare-pares ng karne na nabibili natin ay mabilis natin mapalambot. So, takpan natin yan. Hayaan ng ilang minuto. Ngayon, i-check na natin. Grabe, ang bango. Ayan. Siyempre, hindi pa natatapos yung pagluluto natin dahil nga adobo sa gata to. Lalagyan pa natin to ng gata. So, maglalagay tayo ng 1 cup ng gata. Mix natin. Tapos, hayaan ulit natin yan na kumulo ng kumulo hanggang sa magmamantika siya sa gata na nilagay natin. So, i-check ulit natin. Ayan, nakita ninyo, mas lumapot na yung kanyang sauce niya. So, hindi ko na ito tatakpan para maiga pa. Sinong gusto ng yung adobo yung nagmamantika? Di ba masarap yun? Kasi, alam mo yun, habang nagmamantika, konting sarsa lang talagang mapaparami ka na ng kain. Bali dito, maglalagay ako ng sugar. Ito ay optional ha, pwedeng wala, pwedeng meron. Mga 1 kutsara lang. Pero again, yan ay optional ha. Kung wala, wag lagyan. Pwede kayo maglagay ng mga pampalasa na gusto ninyo. Kung ano yung tingin nyo, mas mapapasarap. So, ang gagawin natin, hindi ko na yung tatakpan para mag-iga lalo, tas magmantika pa. So, ayan, tingin ko okay na to. Maglalagay ako ng bell pepper. Kasi walang siling labuyo. Pero maganda sana talaga siling labuyo. Mas masarap ko kapag maanghang-anghang. Tapos manamis-namis ang pagka-adobo. At dahil nga ayan nga po, nakita niyo nagmamantika na siya. Talagang lapot na lapot na yung kanyang sarsa. Ay, pwedeng-pwede na to. Kaya kukunin na natin yung ating tinabi kanina na sibuyas at bawang. Bali, yung bawang lang muna ang ilagay natin dito. Tapos, yung ating bawang sibuyas pala. Magtira tayo ng konti pang ibabaw natin.
Tapos haluin. At pwede na po itong i-serve. Ang bango. Sarsa pa lang neto. Awan ko na. Maparami ka na naman ng kain. So yan, luto na yung ating adobo sa gata. Ang bango. Kapag kakain ka neto, kailangan nakakamay. Para talagang damang-dama mo yung sarap. Ayan o. Ito yung ating adobo sa gata. So, lalagyan pa natin ang garnish ng bawang at sibuyas. Ito na po ang ating adobo sa gata. Nakita nyo naman, halos nagmamantika na talaga. Kasi pinatuyot natin at meron tayong nilagay na topping na bawang tapos sibuyas. So, napakasarap nito sa kanin talaga. Lambot na. So, ayan. Kain po tayo. Ang sarap. Grabe, kanin na lang talaga ang kulang dito. Sigurado mapaparami ka talaga ng rice. So, ayan. Nagugutom na yung mga kasama ko, mga manay. Muli ako po ang inyong madiskarting nanay. Maraming salamat sa inyong panonood at sana masubukan nyo ang ating adobo sa gata. Siyempre kapag Bicolana ka, mahilig ka sa gata tapos maanghang. Kaya naman tara, kain po tayo!